Hello guys, so good day po sa inyong lahat. Ang ipapakita ko naman po sa inyo ngayon ay ang aking install na solar panel at solar system dito sa aming bahay. So ito po yung control, mamaya babalikan po natin yan. Ngayon ay pupunta muna tayo sa labas. Ayan, ipapakita natin yung solar panel na ininstall ko sa bubong ng aming bahay. Ayan, yung aming bahay. Sa taas ay naka-install yung panel. So mapapansin nyo, isa lang po yan. Isang malaki pero nasa 320 watts po siya. So yan po ang panel. Balik po tayo sa loob. Yan po yung control. Kung papansin po ninyo ay nakadikit siya sa isang kulay brown. Ano po itong kulay brown? Plywood po siya na ang kapal po niya ay 1/2 inch na plywood. At gumamit po ako ng tox para ikabit sa pader. At nakatornilyo po siya ng apat para matibay. Mas maganda po yung plywood kasi dali yung pag-staple. Yan po yung charge controller. Makikita nyo yung itim na wire. Pagaling po sa taas ng panel, dadaan po dito sa breaker. Yan po, breaker po yan. So, bago siya pumasok sa controller, doon sa kulay green na charge controller, dadaan sa breaker upang sakali mang gusto mong patayin kung full charge na yung battery, patayin mo. At saka makokontrol niya yung pwede niyang i-break yung circuit kung sakaling may problema. Yung kulay red naman na yan, papunta naman sa inverter. Red at saka black, positive at negative. Paglabas po niya sa outlet, makakapag-produce po siya ng 220 volts. So, pwede nating testingin ito na outlet. Kukuha tayo ng power supply ng CCTV. So, ito po yung power supply. Ang rating po ng power supply ng CCTV ay meron siyang rating na 100 to 240 volts. Ayan po. So, tatry natin doon sa outlet kung ito ba ay gagana. Kasi yung battery po natin ay 12 volts. Paglabas po sa inverter, magiging 220. So, i-on natin yung inverter. So, yan, umilaw. So, ibig sabihin, gumana po yung ating inverter. Pagaling sa 12 volts, nagiging 220 volts po yung output niya. Pwede pong pagkanahin yung mga TV sets natin, yung mga flat. Huwag po yung kuba kasi magastos po sa kuryente yun, yung kuba na TV, sabi nga ng iba. So meron po tayong mga switches. Ayun, pinagsabay-sabay ko na po kung mapapansin nyo kasi matipid sa wire. So isang control na lang. Meron tayong outdoor, nilagyan ko ng label. Outdoor, tingnan natin kung napailaw niya yung sa labas. Ayan po. Outdoor. Ayan, meron tayong switch sa second floor. Kontrolado niya yung mga ilaw sa ikalawang palapag. Ayan. At meron tayong switch sa CR. Ayan, sa CR. Ayan. Kasi magandang may ilaw yung CR kasi mahirap mag-CR na brownout. Ayan naman po yung sa kitchen. Ayan. Ayan. Blinking siya. So, ito naman yung sa load. Pagaling sa charge controller, papunta sa load na electric fan. At tingnan natin yung kanyang connector. Ito pong electric fan ay DC. So, yung connector niya ay iba. Ito po siya kasi DC electric fan. Hindi siya 220. Papunta sa, dadaan sa junction box ng lahat ng load. Meron din po tayong breaker din ng battery. So, magtitrip siya kapag may problema sa baterya o nag-short. So, tingnan natin yung battery. Kung papansin po ninyo, nakaklam yan. Yung purpose ng nakaklam ay para madaling tanggalin ang problema. At yung negative naman ay naka-bolt siya, naka-ipit para matibay. So, papunta sa breaker. Ang connection naman sa second floor na ginawa ko, sabi ko kanina, pagkaman may switch kanina doon sa baba, pero kontrolado pa rin niya dito sa taas. Kanya-kanyang switch. Yan, katabi ng grid. Ito yung ilaw na 220. Katabi niya. Yan, 220. Ito naman yung sa DC. 12 volts. So, pagka brown out, automatic may pang-ilaw tayo. Kontrolado din niya. Pagkaman may switch doon sa baba kanina, magkatabi lagi siya ang ginawa ko. At meron siyang kulay white na
junction box para medyo malinis. At pinagtabi-tabi ko na para matipid sa space. Nandiyan na yung switch katabi niya para medyo matipid sa space. At mapapansin niyo po, may nakabitin dito sa taas ng aking controller na wire na magkabilaan ay parehas plug na pang 220. So tingnan natin ano. Yun, 220 pareho. Kasi pwede nating isaksak yan kapag nag-brown out itong pang 220 na to. Paglabas doon sa inverter, so magiging 220 siya. Ibababa ko lang yung breaker, kaya niyang paganahin na yung mga ilaw natin. So yung mga ilaw pati yung mga TV, wag lang yung ref kasi magastos yung ref sa kuryente. So ito po ang aking simpleng ginawang control connection. Kung gusto niyo po ay pwede niyo gayahin, o kung puhunan lang niyo ng idea, pwede na po 'yon. Sana po ay nakinabang din kayo sa ginawa kong control or solar control system. Kung nakinabang po kayo, pwede nyo po i-hit yung subscribe para po sa mga susunod naman ng mga video na aking i-upload. Maraming salamat po sa inyong lahat.